So mga guys, ano kaya ang lasa? Medyo malaki. Sana ba? Ayun. Ano kaya ang lasa ng Aussie dog food? Mmm! Hi guys! Welcome to CD Exotics. So mga guys, nasanay tayo sa CD Exotics. Nagpapakita ka ng mga exotic animals at pinag-uusapan natin ito. Pero alam nyo guys, bago pa ako naging exotic keeper, isa na akong fur parent. Pagpakilala ko sa inyo, ang pinaka-baby namin dito sa CND family. Siya ang letter Z sa CND. So tara guys, pagpakilala ko sa inyo. So tara. Makikita nyo agad ang letter Z sa aming CND. Siya si Zoe. Ayan si Zoe. Hi Zoe! So mga guys, ito nga pala si Zoe. Ang aming 12 years old Shih Tzu. Siya ang letter Z sa ZNB family. Siya ang pinaka-spoiled brat at pinaka-baby namin dito, no? No. So mga guys, bilang isang fur parent at bilang isang fur daddy, importante sa akin na malaman ko kung healthy ba ang pinapakain ko sa mga aso ko. No, Zoe? So mga guys, ang mga aso ay kasama sa small to medium mammals. Sila ay mga omnivores, kagaya ng mga tao. Diba, no? So mga guys, dahil sobrang pihikan kumain ng dog food Suwi at bilang isang concerned fur parent, gusto ko masigurado ang mga dog food na binibigay ko sa kanila ay hindi maalat at sigurado magugustuhan nila. So mga guys, ang ginagawa ko is titikman ko muna ang mga dog food na ito kung papasa sa akin bago ko ibigay kay Suwi. Ang sabi nga nila, kung ligtas sa tao, siguradong ligtas sa aso. Or baliktad. Basta, kung ligtas sa akin, papakain ko kay Suwi. So mga guys, simulan na natin ang review ng mga dog food. Itong mga dog food na to ay matatagpuan sa mga local pet supplies. Simulan natin sa pinaka-affordable na dog food brand hanggang sa pinakamahal na dog food brand na mahanap ko. So mga guys, simulan na natin. So mga guys, simulan na natin ang review sa mga dog food na ito. So mga guys, simulan natin sa pinaka-affordable na nandito ngayon. Ang tawag dito ay top breed. Sa simula, makikita mo ang itsura ng top breed na medyo mas malalaki kumpara sa iba. Pero sa weight niya is mas magaang. At sa pang-amoy naman, hindi ganun ka-strong ang odor niya bilang isang food. So ang tanong dito, kung ano ang lasa? So handa na ba kayo guys? So guys, sisimulan natin ang pagtikim sa top breed. So guys, gagamit ako ng kutsara para hindi nyo masabing kinakamay ko naman yung pagkain. So mga guys, top breed taste test. Okay? So mga guys, ang lasa niya is medyo parang lasang mais na matabang. Hindi strong yung flavor niya at yung sense niya hindi masyadong strong. So, tingin ko, hindi papasa kay Suwi lalo kung pihikan siya. Pero, for the size, is good para sa akin. Parang kumain ako ng isang cereal. Ganun na, isang healthy cereal. So mga guys, next na tayo. So mga guys, ang susunod natin, ang isa sa pinakasikat na pinibili sa mga local pet stores or pet supplies. So ang tawag dito ay Beef Pro. So physically, makikita nyo yung Beef Pro is cube-like siya na may maliliit pang granules na nakapaligid sa kanya. So yung size naman niya is very manageable, mas maliit siya dun sa top breed kanina. At kung hawakan nyo, medyo mas mabigat siya kaysa sa top breed. So ang amoy naman, medyo mas strong yung yung aroma na lumalabas sa kanya. So guys, ang tanong, ano kaya ang lasa? Handa na ba kayo guys? So mga guys, tikman na natin si Beef Pro Adult. Sige, kuha tayo ng isang medyo malaki. Actually guys, medyo mas matigas siya kaysa kay top breed. Ano ba ito? Para sa akin, wala siyang masyadong strong flavor.
pero may flavor siyang hindi ko malasahan kung ano. Pero hindi siya maalat, guys, ha? Kasi nasabi nila ang beef pro daw ay maalat. Hindi siya maalat. Pero siguro pag in a long term, not very sure, pero para sa akin, okay naman, try natin yung suwi. Suwi! Try mo nga to. Okay, hindi rin pinansin. Pero, so guys, para sa akin, very mild lang yung flavor niya. Hindi siya strong scent. Okay naman. So guys, next, ano na tayo? Next dog food. So mga guys, ang susunod nating titikman ay ang isa sa pinakabagong brand na lumalabas ngayon sa market. Ang tawag dito ay Nutrichunks. So guys, i-review na natin. Physically, medyo bilugan siya, bilugan ng korte niya. At ang color niya is medyo hawig naman sa Beef Pro. Pero meron siyang mas maliliit na granules na nakapasok sa kanya na ibang kulay, mas dark. Oh, ang amoy niya, ang scent niya ay medyo strong compared sa dalawang na-review natin. Medyo mas matapang yung scent niya. Tingin ko magugustuhan to ng mga aso, lalo kung medyo pihikan kasi mabango sila. So ang tanong guys, ano kaya ang lasa nito? Tara! So guys, tikman na natin kung ano ang lasa ng Nutrichunks. Ito tayo yung medyo makulay. Maganda. Mukhang ano. Mukha siyang cereal. So ito lang. So guys, so far ito yung pinakamatigas na tikman ko. Pero distinctive yung lasa niya. Medyo lasa siyang lasang corned beef or parang lasang beef. So yun, medyo distinctive yung lasa niya. Kasi yung dalawa, medyo hindi ko ma-distinguish kung ano yung ingredients. Kasi hindi ko pinagmalasahan. Pero dito nalalasahan ko. So guys, tingnan natin kung magugustuhan ni Suwi. Kasi nalasahan ko, baka magustuhan na rin. Suwi, tingnan mo nga. Ayaw rin. Oh, nalaglag pa. So guys, ayaw rin ni Suwi. Pero sobrang pihikan kasi ng aso ko na to. So guys, next na tayo. So mga guys, ang susunod nating i-review ay isa ring bago sa market. Pero napakabilis nitong sumikat at napakaraming tumangkilik. Ang pangalan nito ay Aussie Dog Food. So, sabi nila, organic daw ang Aussie. So kung makikita niyo yung color niya, color appearance niya, siya ang pinaka-light sa lahat ng dog food na nandito. Wala daw to kasing food coloring para maiba ang kanyang kulay. So tingin ko very natural daw ang ingredients nito. So physically, itsura niya is square flat o ganyan, flat na medyo square. So medyo maganda yung size niya para sa akin. Ngayon, ang pang-amoy naman, ang scent niya, oh. Ang bango, sa totoo lang, medyo mabango. Tapos, pag hinawa ko siya is medyo greasy, medyo siya medyo parang may pagkalangis yung mga cables niya. Yung mga pellets niya, medyo may pagkalangis. So, tingin ko, natural nga, organic. So guys, pero in terms of scent, napakabango niya, mabango siya. So, ang tanong guys, ano kaya ang lasa? Handa na ba kayo? So mga guys, ano kaya ang lasa? Medyo malaki. Ayun. Ano kaya ang lasa ng Aussie Dog Food? Guys, kung hindi ko alam na dog food to, masarap siya, actually. Masarap na. Masarap. Actually, malasa siya. Distinctive yung lasa niya. Distinctive yung lasa niya. So, parang kumain ka ng... Hindi ko ma-explain, pero alam mong kumain ka ng masarap. Parang ganun. Masarap. So, for me, tingin ko, ang bango niya, mabango siya. Medyo greasy lang yung mga pellets niya. Pero, ang sarap ng lasa niya, pagkasubo mo pa lang, madi-distinguish mo na. So, try natin kay Suwi kung magugustuhan niya rin. Suwi, gusto mo? Oh, mukha niya, tikman, isa pa nga. So, ayaw niya pa rin, pero mukhang interested niya. Tingin, interested siya.
So, isa pa sa ayaw na. Pero, pero, tingin ko para sa akin, napipilit ko si Sui, papakainin ko siya nito. Mukha namang interesado na, tingin siya ulit. Isa pa. Tinikman, nilawa. Pero kinain ulit. So, tingin ko pasado kay Sui to, nagustuhan niya. Isa pa. So, subukan natin ha. Kinain niya. So, pasado sa akin, mabango, masarap. Pasado kay Sui. So, gusto mo ba? Last na ha. Meron pa tayong iba. So, nakikita ba si Sui? Isa pa. Okay. So, guys, next na muna tayo. Meron pa tayong dalawang dog food na i-review. So, mga guys, ang next na i-review natin ay isa sa pinakamatatag na brand dito sa market. At napakarami rin naghahanap nito at nire-recommenda rin ng ilang vets. So, mga guys, ang susunod nating titikman ang Holistic Recipe. So guys, ang Holistic Recipe ay isang brand na kilalang kilala sa atin. So maraming gumagamit nito, mga breeders, at maraming gumagamit ng mga veterinarians. So guys, itsura niya, rounded siya, medyo rounded na flat. Tapos marami siyang granules na nakapaligid sa kanya. Hindi ko alam kung ano yun, pero mukha siyang maganda tingnan. Medyo mas darker lang siya compare sa lahat. So, kung makikita nyo, talaga siya yung pinaka-dark. Ngayon sa pang-amoy naman. Sa scent niya, hindi siya ganun ka-strong. Hindi siya kasing strong ni Nutrichunk at ni Aussie. Pero meron siyang aroma, nakakaiba. So mga guys, ang tanong ngayon, ano nga ang lasa? So mga guys, titikman na natin ang isa sa pinakasikat na brand ngayon sa market. Ang tawag dito ay Holistic Recipe Adult. So guys, tikman na natin. Ano kaya ang lasa ng Holistic? So guys, alam ko na ano yung function ng maliliit na granules sa nakapalibot sa mga pellets. So ito, pag once na na-intake to, nakain o natikman, yung mga maliliit na granules, nag-spread out siya sa palate. Kadila. So, yung flavor niya, kumakalat bigla. Pero hindi ganun ka-strong yung flavor niya eh. So, hindi ganun ka-strong yung flavoring niya. Tingnan natin kung magugustuhan ni Sui. Sabi niya, Sui oh. Sapat, mukhang titritman niya. Ayaw. So mga guys, ayaw ni Sui kasi hindi siya ganung kabango. Pero sabi sa mga reviews, ang nutritional content ng Holistic ay napakaganda para sa aso. So mga guys, yun na yun. So mga guys, sa wakas, ito na ang last, sa wakas, last dog food review natin. So mga guys, ang tawag sa brand na susunod nating i-review ay ang pinakasikat sa ating ngayon. So, dahil hindi lang dahil sa kanilang mataas na price, dahil din sa complete nutritional content na bibigay nila sa aso natin. Ang tawag dito ay Royal Canin. At hindi lang basta Royal Canin. Ang mga Royal Canin kasi ay meron specific species na tinatarget sa bawat food na nire-release nila. So, ang tawag dito ay Royal Canin Shih Tzu Adult. So, para kay Sui talaga to. So, physically, ang itsura niya ay medyo shiny compared sa iba. Ang makikita nyo. So, medyo oily rin siya. Parang si Aussie. At yung korte niya ay heart-shaped. Makikita nyo heart-shaped siya. Heart-shaped. So, sabi sa label, sa packaging niya, designed yung mga pellets na to para sa mga small breed katulad ni Sui at ito na mga ibang Shih Tzu. So guys, ano kaya ang amoy nito? So guys, so far, ito ang pinakamabangong dog food na naamoy ko. Napakabango, parang napaka-appetizing niya. So, ang bango. Compare natin kay ano, Aussie. Oh, medyo ano, medyo pareho silang strong. Strong yung aroma nila. Ito medyo ano, medyo sharp. Sharp yung dating. Ito medyo parang bold. Bold yung aromatic. Ano niya.
So guys, ang tanong, ano kaya ang lasa nito? So mga guys, ano kaya ang lasa ng isa sa pinakamahal na dog food ngayon? So bukas makakatikip ako ng Royal Canin, ikaw lang kumakain nito eh. So guys, makakatikim tayo ng Royal Canin. Ano kaya ang lasa? Sipigil tayo ng medyo malaki. Ito na lang. So guys, Royal Canin Heart Shape, Royal Canin Shih Tzu. Guys, medyo kalasa siya ng Aussie. Pero, mas strong yung flavor niya. Ang bilis din kumalat pagkalasa ko palang nalasaan ko agad siya. Di ka doon ng iba medyo tinitikman ko pa mabuti. Napaka, ano, napaka-aromatic sa bibig. Napaka-aromatic. Parang makakaisa ka pa. Try natin isa pa. Masarap nga. Parang kang kumakain ng, hindi ko alam, parang jerky or hindi ko alam, parang dried beef, ganyan. Masarap! So guys, dahil nasarapan ako, ano kaya ang masasabi ni Sumi? Try natin. Sumi, gusto mo tawa, Royal Canin. Ayaw eh. Try natin isa pa. Ayan, Sumi. Ayan. I-cut natin. So mga guys, dahil nasarapan ako sa Royal Canin na ito, tingnan natin kung anong masasabi ni Sumi. Sumi, ano ba? Oh, nakatingin siya. So, Sumi, try mo nga kung magugustuhan mo. Yun, kumain naman siya. So guys, para sa akin, pasado yung lasa niya, yung aroma niya. Napakabango. Nakatingin ulit. Nakatingin. So, napakabango niya. Mabilis kumalat yung flavor sa bibig. At pasado rin ni Sumi. Ito yung nakatingin pa. Saan ba? Cut. So mga guys, bukod sa mga dry dog food, hindi ako kakain na wet. Ito madagal na akong curious eh, kasi binibigyan ko si Sui na ito. Yung mga stick treats ng mga aso. So, ito yung Prama Blueberry. Kasi guys, yung bubuksan ko, napakabango. Actually, tagal na akong gusto kong tikman. Lalo yung mga strawberry, mga blueberry. Ang bango nila. Sabi ko, ba't ganun? Parang ano, alam mo yung... Parang eraser. Hindi ko alam. Parang ano, parang treats talaga. Parang yung mga nabibili sa mga candy corner, ganyan. Ang bango. Nakatingin din si Sumi. Parang gusto niya rin. Bigyan natin. Sabay tayo, Sumi. Anong lasa? Masarap, actually. Umain na ba kayo ng ano? Ano ba yung mga... Ano ang tawag doon? Yung red na ano? Yung mga candy na red na mahabang ito. O basta yun. Masarap siya. Flavory. Lasang blueberry. Actually, medyo. Medyo matamang ng konti. Pero masarap. Pero ang bango niya. Kung gusto ni Suyo. Tingsan tayo ah. Lasang blueberry nga. So mga guys. Hanggang dito na lang muna. Kung di ka komportable, huwag nyo sanang gayahin. Para sa mga totally fur parent katulad ko at fur daddy na gusto lang tikman yung mga dog food kung gusto nila malaman kung maalat or magugustuhan ng kanilang mga aso. So huwag nyo gawin ulang please. At stay at home, keep safe. Salamat guys. Thank you.